Quizmosa at Showbiz Freely Fans. Ito ang contest ng mga Marites, ang quiz para sa mga Quizmosa. Maging Marites ka lang, pwede ka na manalo ng 5,000 hanggang 75,000 pesos. Ang ating Marites of the Day ngayon ay isang komedyante na kilala na naging grand finalist siya sa isang stand-up comedian search na The Funny One, ang Marites ng Cainta Rizal, Anthony Supremo Andres! Yun! Magandang tanghali po sa inyo, lahat ng mga tropang lol dyan, mga tropang medley, the comedy crew, yung anak ko, magandang tanghali sa iyo. Gusto kong batiin yung nanay ko, kaso baka hindi niya na ma-receive kasi nasa heaven na siya. Okay lang yun. Dead spot doon. Pero bilang komedyante, sino ba talaga iniidolo mo pagdating sa komedya? Nung bata ko, ang unang-una ko talagang iniidolo bilang isang komedyante, si Babalo talaga. Magaling. Babalo talaga. Ang diin ng Babalo. Ako rin, Tito Bab. Kumbaga yung mga joke kasi talaga niya. May problema ka ba sa mga bata? Ay, wala naman po. Wala naman. And that, sino pa? Ngayon, mga after, mga ngayon, new gen. At syempre, andyan sa harapan ko sila Kuya Yani. Bayani at Bayani, wala nang iba pa. Diba? Salamat. Noong naging grand finalist ka sa The Funny One, paano ba nabago ang buhay mo doon? Malaki na itulong kasi dati, ano lang ako mahirap na magician. Nung nanalo ako doon, mahirap pa rin ako, sumikat lang. LL na, medyo nakakaluwag-luwag na. Medyo nakakaluwag-luwag ng konti. Luwag na. Pero totoo ba to? Kasi pag comedian, sabi, babaero. Tama ba, Kuya Yani? Hindi. Kahit hindi ka comedian, dramatic actor ka, action star ka, o ano man ang profession mo, kung babaero ka, babaero ka. Pero bakit mabilis makakuha ng babae ang komedyante? Itanong mo kay Jason Gainza. Jason yan? Hindi ako Jason Gainza! Anthony! Hindi, ibig sabihin sila Jason Gainza yan. Eric Nicolas. Pwede bang pa-flex naman ng magic? Sige pa, wala problema. Sige. So para ganito na lang. Since game show tayo tanungan, gagamitin ko yung aking mental mind. Okay. Mentalism ang gagawin natin. Mentalism. So, dala-dala ko ito yung aking sketchbook. Wow. Baka sa anak mo pa ata. Ayun nga po, sa anak ko talaga to. So, madam kasi kayong dalawang magkausap dito, meron tayong connection. Oo, huwag natin silang pansin. Mamili ka sa kanila kung sino yung gusto mong hulaan natin yung iniisip. Si Kuya Yani. Si Kuya Yani. Kuya Yani, ikaw ang napili niya. Ikaw ang makakauwi ka na. Hindi mo hulaan. Yani, ikaw ang napili. Okay lang bang basahin ko ang iniisip mo? Sige. Okay, Kuya Yani, meron ako ditong pad. At meron akong marker. Okay. Yani, tingin ka lang. Mentalism. Oh, tingin ka lang daw sa kanya. Wala talagang sulat, bro. Tatayo ba ako? Tatayo. Okay lang. Concentrate. Mag-isip ka lang ng kahit anong bansa sa buong mundo. Pwedeng napuntahan mo na o pwedeng gusto mo palang puntahan. May naisip ka na? Okay, babasahin ko ang iniisip mo. Yani, for the first time, sabi mo ng malakas, anong bansa yung iniisip mo? Frog. T-R-A-G-U-E. Frog. Frog. Are you sure? Yes. Would you like to change your mind? No. Please. Mali. Frog. Please change your mind. Japan. Di nga, Frog or Japan? Bahala ka. Japan. Japan. Sinira. Mentalism mo. Next trick. Next trick. Hindi talaga ako magaling sa country. Bago lang yan. Bago lang. Ito naman. Magkakalat ka lang dito. Pahanga na kami. Iba na lang. Pangalan. Mag-isip ka ng isang pangalan na special ng tao sa buhay mo. Pag umitig ako, ayun agad yung pangalan ng tao. May isip mo. Meron na. Sa isip mo lang yan. Huhulaan ko kung sino yan. Kuya Yani, meron ako sila dito. For the first time, sabi mo ng lakas, sinong pangalan yung inisip mo? Edwin. Correct. Ang galing. Thank you very much. Maraming po salamat.
Medyo nahirapan. Akala ko kung ano yung sinulat mo. Correct lang pala. May tama naman. Logic. Confetti po sang dala. Pwede ka bang marenta pag grand finals? Wait, tama siya. Sino mas magaling? Ang hirap na. Sino mas magaling mag-magic? Siya o si Jeff? Anthony, ikaw ang tabis. Si Jeff, binili lang niya yung sa Las Vegas. Nagawa na yun dun eh. No comment. Actually, shoutout pala kay Jeff. Lagi kami naglalaro ng bilyar niyan. Oo, oh, nahihilig na naman sa bilyar. Oh talaga? Ano pang mga ginagawa niya doon? Siyempre, kung ano baka yung... nag-aalok siya ng business. Minsan, nakikita ko parang may kausap siya eh. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Pero, Kuya Anthony, ito ang pinakatanong ng bayan. Are you a Marites? Naman! Okay, simulan na natin to. Again, pwede ka manalo ng 5,000 hanggang 75,000 pesos. At pag nahirapan ka, meron ka naman tatlong shikalalay ang aalali sa iyong chika. Hanash na mga manash. Call as your sponsor. At say, de Marites. Kung handa ka na at kayang-kaya mo na mag-magic, nagkalat ka lang dito sa entablado namin. Ito na ang question number one worth 5,000 pesos. Who manda ka, Marites? Sa Global Pinoys, sinong Filipino singer ang nadadawit sa away ng kanyang kabanda sa Journey? A. Bruno Mars. B. Apple the App. C. Arnel Pineda. D. Enrique Iglesias. Medyo mag-iisip muna ako ha, kasi bandang Journey, so dito ako sa... Si Arnel Pineda. Sabihin mo lang ang magic word na confirm. Confirm! Confirm! Sa Global Pinoy, sino Filipino singer ni Dadawit sa away ng kanyang kabanda sa Journey? Your answer is si Arnel Pineda and your answer is... Correct! Uy! Away daw talaga na financial ang gitaristang si Niels Sean at keyboardist na si Jonathan Kane. Isa rin si Arnel na tutol sa pagbabalik ni Greg Rowley. Ang daming away kaya nagkaka-issue kasi meron silang 50th anniversary tour ng Journey. Kawawa naman yung mga fans. Sana matuloy kahit na may away. Pwedeng tayo-tayo. Gusto niya tayo-tayo na lang yung magtuloy. De, sana ano para kay Kuya Arnel, sana ano ma-resolve na yung drama para sa mga fans din ng Journey. Tama, 50 years, first, golden, ano yan? 50? Ano yan? First Filipino na naging vocalist ng isang napakasikat na banda. Oh, international. Tama. Kaya naman, ito na ang question number two worth 10,000 pesos. Woo! Manda ka, Marites. Sa mga actor na dating dancers mula sa anong sikat na 90s dance group, si Wawi de Guzman. A. Maneuvers. B. Street Boys. C. UMD. D. Abstract. Ah, ito, wala din na kailangan pag... Alam na alam ko to. Alam mo to, kapanahonan mo. Bata pa lang ako, talagang idol na idol ko na talaga to. So, UMD. Confirm? Confirm! Sa mga actor na dating dancers mula sa anong sikat na 90s dance group, si Wawi de Guzman, your answer is C, UMD, and your answer is... Correct! Alam niya oh, si Nabong Navarro at John Hilario ang galing sa Street Boys, si Ding Dong Dantes, Dino Guevara naman ang galing sa Abstract, at Jason and Joshua Zamora ang galing naman sa Maneuvers. Ngayon, pupunta na tayo sa question number 3, worth 15,000 pesos. Ilan? 15! 15 na? Aba? Psst! Humanda ka, Marites! Kapala ko! Sina Chris Aquino, Heart Evangelista, John Prats, at Roxanne Ginoo ay pare-pareho ng birthday. Anong special occasion ang kaarawan nila? A. Independence Day. B. Valentine's Day. C. Christmas Day. D. Labor Day. Independence Day, Valentine's Day, Christmas. Sila Chris Aquino, Heart, dyan.
Okay, sige, 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 sige. May nakita akong isang importanteng pangalan na may nagbigay sa akin ng clue. So, ang tingin ko, pare-pare silang pinanganak ng letter B, Valentine's Day. Sino yung nagbigay ng clue sa'yo? Siyempre, Valentine's, araw ng mga puso, di ba? So, si John Prats. Si John Prats. John Prats. Hindi yung obvious eh. Hindi talaga si Hart. Si John Prats. Si John Prats ang naramdaman mo. Confirm? Confirm! Wala nang bawian. Sina Chris Aquino, Heart Evangelista, John Prats at Rick San Ginoo ay pare-pareho ng birthday. Anong special location ang kaarawan nila? Your answer is B, Valentine's Day. And your answer is... Correct! Pwede na to, pwede na to. So, obvious naman lahat sila, February 14, ang birthday. Kompleto pa ang chikalalay. At ito na ang question number 4, worth 20,000 pesos. 20 mil na! Woo! Mandaka Marites! Sa Pinoy pop music, aling sikat na love team ang tampok sa music video ng Zac Tabudlo song na Pinadama? Patay. A. Don Bell. B. Kathniel. C. Francette. D. Kimsey. Dito ako mahina talaga sa mga magantong klase ng mga topic, yung mga music video. Gagamitin ko yung aking... Chikalalay. Chikalalay. So, doon muna tayo sa ano? Hanash ng mga manash. Hanash ng mga manash. Mga manash, sa Pinoy pop music, alingsikat na love team ang tapok sa music video ng Zac Tabudlo, song na ipinadama. A. Don Bell. B. Kathniel. C. Francette. D. Kimsey. Ano ang hanash ng mga manash? Ayan na ang mga Marites. Legit na nakakainis. Tingin ko dito kay ano. So nakikita mo ba yung letra? Di ba? Mentalist ka? Ayaw ano mo tong letter na to? Anong letra? Correct. So, hulaan mo. Hinahamon ang pagiging mentalist mo. Mentalist after nito ka. At hindi mo nahulaan, ibig sabihin nun, it's a fake news, wala nang magbubuk sa'yo. Uy, bilisan mo, ang hawak namin, ang bigat nito. Nakakabasa ako ng isip, pero wala akong third eye. So, ibig kayo, pakita nyo, nakawawa naman si Anthony. Namumultla na nga ako dito sa'yo eh. Bigote. So, letter A. A? A. Don Bell. O, anong Don... magic word? Confirm! Don Bell. Confirm. Sa Pinoy pop music, aling sikat na love team ang tampok sa music video ng Zac Tabudlo song na Pinadama. A. Don Bell, your answer is... Malalaman natin sa pagbabalik ng Marites. Andito na tayo ngayon sa Marites. At dito na po natatapos ang laro. Ha? Nagbabalik lang pala tayo. Nagbabalik tayo dahil ang katanungan natin sa Pinoy pop music. Aling sikat na love team at tampok sa music video ng Zac Tabudlo song na ipinadama? Your answer is Don Bell and your answer is... Correct again. Oy! Thank you, thank you, thank you! Galing na mga manash! May screenshot tayo dito ng mga nangyaring music video. Ayun. Oh, yo, sabi sila yung nasa isip ko. Tama. Si Don Bell, Donnie at Bell. Congratulations dahil tayo ngayon ay lilipat na at tutungo na sa question number 5 worth 25,000 pesos. Question. Humanda ka, Marites. Sinong sikat na grandparent ang nag-viral nung binigyan niya ng first haircut ang apo, si Jude? Patay. A. Jacqueline Jose. B. Jean Garcia. C. Janine Desiderio. D. Isko Moreno. Wala na naman. Wala na naman akong idea dito. As a mentalist, hindi mo ba? Uy, may bisita tayo dito. Tignan mo yes. Naman. Yes. Super.
super cute naman. Binigyan siya ng flower. Aww. Binigyan si Daddy Bills. Na-miss niya si Daddy Bills. Hi, Mary! Hello? Oh, Mary! Oh, Mary! Ayan, so... Andito rin siyempre ang napakagandang si... missis ni Daddy Bills. Yes. Si Colleen! I Colleen. Oh, Daddy Bills, pag nag-birthday si Amari, kunin mo naman si Anthony. Ay! Oh, yeah. Meron ka ng racket. Itama lang ni Daddy Bills to. Kahit bakit? Libre. Gagamit ka na ba ng chika lalay? Hindi ko rin alam to. So, gagamit pa na ako ng chika lalay natin. So, gagamit ko yung aking isang chika lalay, yung Saini Marites. Saini Marites. Saini Marites. Kapag Saini Marites, pipili ka ng isa sa mga Marites natin dyan. Kung sino sa tingin mo ang makakapagbigay ng tamang kasagutan sa'yo. Siyempre, doon lang ako. Doon ako lalapit kung sino nagbibigay ng liwanag ng buhay natin. Liwanag ng buhay, sino? Si Lord? May-ari ng constellation. Si Kuya Yani. Okay. Si Kuya Yani. Si Kuya Yani, the planetarium mascot. Yes. Sinong sikat na grandparent ang nag-viral at bakit iyan ang suot mo? Wala na sa oh. Wala. Kino-question mo pa. Na grandparent ang nag-viral nung binigyan niya ng first haircut ang apo na si Jude. A. Miss Jacqueline Osebi, Miss Jean Garcia, C. Miss Janine Desiderio, D. Yorme Isko Moreno. Hindi siya nakikinig. Nakikinig ako. Anong say mo? Anthony, ako'y nagpakadalubhasa sa constellations. Inalam ko ang planet, inalam ko ang stars, inalam ko kung ano ang galaxy. Yan pa kaya ang hindi ko malaman. Si Kuya Yani, nag-travel ka? Sabi mo, nagpunta, nagpakadalubhasa ka sa iba. Anong paborito mong planetang napuntahan? Ah, yung planet Earth. Planet bakit? Bakit? So parang bisita ka lang, ha? Alien ka ba? Eh, naging favorite ko siya. Kaya kulay Earth ka din. So, ang sagot ng ating planetarium master ay si Janine Desiderio. Makikinig ka ba sa ating Constellation King? Nakakahiya naman kung di ko susundin si Kuya Yani, di ba? Oh. So, sige. So, letter C, Janine Desiderio. Confirm! Ano, Kuya Yani? Hindi ko talaga kasi alam kung anong sagot dyan. Sinong sikat na grandparent ang nag-viral nung binigyan niya ng first haircut ang apo na si Jude? Si Janine Desiderio, your answer is... Si Jude po ay apo ni Miss Janine dahil anak siya ni Janella Salvador. May picture tayo ng kanilang paggugupit. Cute! So yan. Parang wala ka rin pakialam doon sa picture yan, si Jude. Hindi na ako makahinga. Hindi na nakahinga. Nagpa-palpitate ka na. Eh ito, bago tayo pumunta sa question number 6, kung gusto mong matapos na yung paghihirap mo na hindi ka makahinga, o-offeran ka na namin agad. 25,000 pesos. Chicash. Or, kung gusto mong ituloy at binanggit ko na ang ating katanungan, wala na ang offer namin. Chicash or push? Kasi tsaka na may suggestion yung anak ko. Anong suggestion niya? Chicash! 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 Okay na daw. Go. Okay na. Pinapauwi ka na nung bata. Wait lang. Sabi, say... Push! 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 Sige, push! Susundin kayo sabi ng bata, push! Push. Sinabi ng bata, kaya ito na ang question number 6 for 30,000 pesos. Woo! Manda ka, Mariten! Sinong music icon ang muntik ng mabangga ng kotse habang sinushoot siyang tumatawid sa sikat na Abbey Road sa England? A. Mick Jagger. B. Tina Turner. C. Paul McCartney. D. Bob Dylan. Inalaban ko to dahil meron ako paninindigan. Knox. C. Paul McCartney. Uy. C. Paul Con... Happy birthday daw, bro. Confirm! Oops. Ayan na. Si Amari papalapit na sa'yo.
Sino music icon na muntik na mabangga ng kotse habang sinushoot siyang tumatawid sa sikat na Abbey Road sa England? Your answer is C, Paul McCartney. And it's... Correct! Beatles fan! Nag-shoot ng documentary tungkol sa Abbey Road Studios ang anak ni Paul na si Mary nung ni-create ang iconic na pagtawid sana ni Paul may isang kotse na hindi tumigil o nag-slow down kaya muntikan pa. Naku, grabe naman. Pero, dadagdagan natin ang iyong Chicash offer. 30,000 pesos. 30,000 na yan. Tandaan mo, kapag lumabas na ang question, wala na ang offer ng Chicash. Chicash or push? Sis, nandito na ako. Push! Ano? Sorry, hindi ka namin pinapansin. Busy kami. What did you say? Widi-zikku! Okay. Widi-zikku! Gusto mo ba makisama? Maglaro lang kaya rin tayo, no? One more time. Oh, we will all play, okay? Okay, great. Widi-zikku! Okay, ready, set, go! Nakapagod palang kalaro itong si Amari. Ituloy nyo na yung laban, baka manalo ka pa, Anthony. Ready, set, go! Here. Push! Ha? Ibig sabihin yan, tayo ay tutuloy sa question number 7. Worth 35,000 pesos. Who? Ma? Takamaritis. Ang beauty queen na sina Chayenne Van Arle ay nasa balita recently dahil nasangkot siya sa isang car accident. Ang tanong, ano siya sa nakaraang Miss Universe? O anong bansa ang kanyang re-represent? A. Miss Belgium? B. Miss Germany? C. Miss Denmark? D. Miss Switzerland? Miss Universe ang ano, no? Tanong, so nasa itsura ko ba yung mukhang nanonood ng Miss Universe? Gusto mo ng tulong? Kasi ako, kailangan ko ng tulong. Sabu na yung asawa ko, ubo dyan. Ako muna dito. Sabu na. It's Googling. Kamusta ka na, Wars? Sabu na, Sabu. Ito na, chinelas lang. Si Colleen, hindi no makeup look lang ako. Itsura ko dito. Kuya Yanni, itsura natin face to face. Si Colleen, no makeup look. Walk up like this lang. So, ano? So, gagamitin ko na yung aking last na chika lalay. Sinong tatawagan natin? So, tatawagan kasi ang last na lang is call asismosa. Yung call asismosa gagamitin ko. So, tatawagan ko yung aking kaibigan. Si Jeff Tom. Ang dating child star na si Mr. Atong Redillas. Atong Redillas. Trouble doll, call Atong Redillas. Hello. Hi po, this is Alex Gonzaga po, Sir Atong Redillas. Andito po tayo ngayon sa Tropang Lol. Kasama natin ngayon si Kuya Anthony at para sa kanyang 35,000 peso question, kayo po ang kanyang hinihinga ng tulong. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minute para sagutin ang katanungan. Your 1 minute starts now. Hoy, Atong, makinig kang maigi ha. I-google mo na ito ha. Buksan mo na yan. Ito yung tanong. Ang Huwag ka maingay! Ang beauty queen na si Chayenne Van Arle. Chayenne? Ano? Ang beauty queen na si Chayenne Van Arle ay nasa balita recently dahil nasangkot sa isang car accident. Pero ang tanong, ano siya nung nakaraang Miss Universe? A. Miss Belgium? B. Germany? C. Miss 25 Denmark? Seconds. D. Miss Switzerland. So, bilisan mo. 17 seconds. Chayenne Van Arle. 8 seconds. Wala ka na itulong, Atong. Nagsayang ka ng data. Wala ang sagot. Bakit ba ikaw yung naisip kong tawagan?
Tsaka siya ang tinanong mo rin sa Miss Universe, parang wala rin siyang alam. No? Ano kasi to, prop to ng UP. Approve, so sayang. Ako, Miss Universe, alam na alam ko yan. Chayin Ban Arle. Arle, Arle, Arle. Sige, ano lang. Germany. May mga tumitili. Denmark. Mayroon pa rin. Mayroon pa rin. Kuliglig pa rin. Isa pa nga, isa pa nga. Belgium. Wala, wala doon, wala. Switzerland. Pinagtatawa ng pananong, oh. Nga, wala akong kaalam-alam dito. Wala akong bibigay ng clue dyan. Babalatuan ko. Ano ba sa tingin mo ang tamang sagot? Ikaw, kung ako, tingin ko Denmark eh. Tawa ulit nata. Arle, Miss Belgium? Wala. Miss Germany? Miss Denmark? Miss Switzerland? Parang niloloko nyo lang ako eh. Nahihirapan na sila, tulungan ka. Ah, gusto ko ng tulungan ni Colleen. Miss Colleen, sige na. Kailangan, malakas yung observation skills mo. Yung clue yun, yung clue na yun, si Daddy Bills. Belgium. Germany. Denmark. Switzerland. O sige, dun ako sa Belgium. Yun! Ang tanga mo naman! Ang hina mo, men! Tagal yun! Hina mo! After 35 years, nakuha mo ni Anthony. Grabe. Ang so proud na sabihin mentalist, hindi pa nakukuha. Oo, mental lang pala. Yan. Since after 35 years, tapos magkano yun? 35,000. Minatch lang natin dun sa premyo. So, A, Miss Belgium. Confirm. Switzerland. Switzerland? Your answer is... correct! Chicas! 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 Grabe, nahirapan tayo. Wala ka ng chikalalay. Wala ka na rin makukuha sa mga observasyon. Ngayon, ang pinakaantay mo, dahil dadagdagan ko ng Chicash offer ko ng 35,000 pesos. Tandaan mo, wala ka ng chikalalay. Push! Kaya, Chicash or push? Pwede akong bumili ng chikalalay. Bawal, bawal. Push. Bakit ka bibili ng chikalalay? Ano to sa Resari store? Ito, additional lang. Ubus na eh. Wala na akong chikalalay eh. So, dun pa lang sa mga una, nahihirapan na ako eh. So habang tumatagal... Hindi obvious na nahirapan ka. Habang tumatagal, tingin ko mas pahirap ng pahirap yan. Ano na ako? Chikash na ako. Chikash! 35,000 pesos para sa'yo, Kuya Anthony. Pero, for fun lang, subukan nating sagutin ang next question. Sige. Ang dali pa naman ang tanong. Maraming characters ng The Iron Heart ang may pangalan mula sa Greek and Roman mythology. Ang tanong, ano ang real name mo? Ang pangalan ni Richard Gutierrez ay Apollo at si Sue Ramirez ay Venus. Sinong artista si Juno? A. Dimples Romana. B. Meryl Soriano. Juno man. C. Sofia Andres. D. Vivery Esclito. E. Tita Juno. Good choice na nag-chikas ako dahil hindi ko rin alam talaga yung sagot. So, pero siyempre, since Andres ako, tequila. Juno, kala ko nga lalaki. Doon na lang ako sa letter C kay Sofia Andres. Si Daddy Bills, gumaganon pa yun, no? Para hindi makita. Pero kita rin sa portion. Ang sagot mo ay C, Sofia Andres. Your answer is... wrong. Okay, good. Kasi tamang sagot po ay si Miss Meryl Soriano. Siya si Roman goddess of marriage, kaya maraming ginasal pag June. Juno pala. Kaya, okay. Ang characters ni Dimples naman ay si Lynn, si Sophia, si Nyx, at si Vivery ay si Penelope.
Oo, di ba? Ang galing! Buti na lang, nagsikas ka. Kaya meron kang 35,000 pesos. So, maraming salamat, tropang lol. Kay Kuya Yani sa mga... thank you very much. Takbuhan tayo ulit tayo, madam. Maraming salamat. Salamat, Kuya Anthony. Kamusta naman ang experience na tuwa ka ba? Sobrang saya ng experience. Talagang ngayon na lang uli ako kinakabahan. Talagang hit na hit ko ang mga Q&A. Pero sabi ko, go yan. Masaya to, masaya. Meron ka po ba mga social media? Meron pa rin po. So Sipo. Pwede niyo po akong i-follow sa aking social media account. Anthony Supremo Andres. Tsaka dun sa aking tattoo page. Kasi nagtatattoo rin po ako. Yung Tatak Supremo. Tatak Supremo. May mga shows ka pa? Meron po. Abangan niyo lang po yung mga shows namin ng The Comedy Crew together with Mr. Alex Calleja. Nakapost po yan dun sa mga page namin, The Comedy Crew, para updated kayo kung saan niyo po kami mapapanood all around the metro. Ayun. Abangan natin ang susunod na pag-aribe ng contest ng mga Marites sa Martes. At ngayon, sabay-sabay nating alamin. Anthony, are you a Marites? Sucks lang!